Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Ay nagbabalik ako para update kayo sa another vlog. For today's video po, ito na po yung pinakakaantay ninyo. Magkakaroon na po tayo ng detailed bathroom tour po dito sa aking pinagawang bathroom renovation. Ngayon mga ka-viewers, para po sa mga bago pa lang po napadpad sa aking channel, para po masundan nyo yung kwento ng ating pinarenovate, meron na po itong part 1, part 2, and part 3. Pa-watch na lang po muna mga ka-viewers para at least may idea po kayo magkano po yung mga presyo ng mga pinamili natin, ganyan, ano po yung mga nilagay natin dito, no? Ngayon, hindi ko na rin po papahabain pa, at tara, mag-turn up po tayo dito. So, let's go! And now mga ka-viewers, ay pasok po tayo sa loob ng ating pinarenovate na bathroom. Ngayon po, hindi nyo na siya makikilala kasi ang layo na po na itsura niya sa noon at sa ngayon talaga po ang laki ng in-improve. Para po pala sa sukat nito, ang width po ay 150, ang length ay 165, at ang height po nito from ceiling ay 245. Next po, ay share ko po sa inyo yung mga ginamit na materials. Para po sa wall, gumamit po tayo ng 30x60, Mariwa tiles po yan, at ang code po ay Wave Dark Gray. Then para naman po sa flooring, ito po ay 60x60 ceramic tiles, at ang code po nito sa Mariwasa ay Madison Gray. But finish na rin po ito mga ka-viewers, kaya iwas dulas na din po pag ginamit po natin ang ating bathroom. Tapos po, para dito sa ating niche, ito po ay ipaglalagay ng mga sabon, no? 30x60 po ang sukat niyan, at yung ating pong pinaka-accent dyan na tiles, Brighton Gray po ang code niyan sa Mariwasa, at ceramic din po yan. And kung may napapansin po kayo sa edge ng ating niche, meron pong bakal po dyan, ang tawag po dyan ay tile trim. Kaya pinalagyan ko po ng ganyan para at least ay lalo pong madagdagan ng dating yung ating niche. Saka ito po din yung pinili natin kulay silver kasi mas madali po yung i-maintain. Para naman po mga ka-viewers sa ating sanitary ware, ang pinalagay po natin ang brand ay Mariwasa. Bale, ito po ay Samantha Package. Set na po yan pag binili ninyo sa halagang 8,250. Mamaya papakita ko po yung tissue holder sa soap holder na kasama niyan. Anyway, ito pong ating toilet bowl ay dual flush na po yan. At talagang gustong gusto ka lang po ito na pili natin toilet bowl sa kanila kasi saktong-sakto lang po yung laki sa ating pinalagay na CR. At ganito po yan pag plinash mga ka-viewers. Buong corner po yan ay nagbabagsak ng water, kaya ang ganda-ganda niya. Natuwa lang po kasi nakahanap tayo ng affordable at napakagandang set ng sanitary ware. Pakita ko lang din po mga ka-viewers sa malapitan yung itsura po ng ating laboratory. Bale, ito po, gaya po na sinabi ko, di ba, package na. May kasama na din faucet po yan pag binili ninyo. Yung faucet po ay chrome type. At ito po pala napili natin laboratory ay may stand siya. Kasi mga ka-viewers, hindi na tayo pwedeng yung sink with cabinet kasi mababasa po yung cabinet. Kaya ito po yung napili nating ilagay po na laboratory na lang, no? Kasi medyo malapit po sa shower area. And mga ka-viewers, ito din po yung kasama sa set din ni Samantha Package. So, meron po soap holder, saka tissue holder. Ngayon po, hindi ko na po ito pinalagay mga ka-viewers kasi po ay yung ating nabiling shower may soap holder na. Tapos, meron din tayong niche. Yung tissue holder naman po, hindi ko rin siya pinalagay kasi po mga ka-viewers ay may na-order po tayo na stainless po na tissue holder. Ngayon po, hindi naman po ito masasayang dahil gagamitin po yan ng Bayoko para sa ipapagawa niyang CR sa kanyang farm. And kung napansin nyo po yung floor drain natin, nagbago na. From maliit po na pinili natin ay malaki na po yung pinalagay natin. Kasi mga ka-viewers, di ba, from 30x30 po dapat na sukat ng tiles. Para sa flooring, gumamit po tayo na mas malaki. So, ang suggested po ni DecorMart at ni Engineer, mas better na pong itong gamitin floor drain yung malalaki ng sukat. At nagustuhan ka naman siya mga ka-viewers kasi nagmukhang luxury ang ating CR. And ito naman pong heater natin, ang brand po ay Panasonic. Dati ko na po itong ginagamit, kaya ayan, siya pa rin po ginamit natin ngayon since okay pa. Yung shower naman po, telephone shower ang gamit natin. At pakita ko lang po sa inyo kung bakit di na po natin pinalagay yung soap holder kasi may free na po itong laliganan din ng sabon or patungan ng sabon. Kaya ayan, hindi ko na po pinalagay, no? Tapos mga ka-viewers, ito po ulit si Samantha Package. Pakita ko na lang din ulit. And ito po si toilet bowl, ayan. So meron din tayong bidet niya sa gilid, ha. Tapos ito naman pong salamin, dati ko na rin po ito, plano ko pong papalitan din yan. Pinag-iisipan ko pa kasi okay pa naman siya, di ba mga ka-viewers? And wide shot lang po tayo mga ka-viewers ng ating bathroom. Pakita ko lang po sa inyo yung kabuang itsura niyan. Ayan, di ba? Ang laki po talaga ng in-improve. At nakaka-proud naman kasi ako po talaga yung namili at nag-design yan. At ayun, at least maganda naman po ang kinalabasan kahit paano. And change angle naman tayo mga ka-viewers. Ayan, ganda-ganda talaga.
Pasensya na mga ka-viewers ha, talagang gustong-gusto ko lang po talaga itong ating pina-renovate na bathroom. Gusto po lahat yung mga nilagay. And para po pala sa ceiling mga ka-viewers, may kulang pa dyan, papalagyan ko pa ng cornesa. Ito pong center light natin ay tricolor po. Tapos ito namang exhaust fan natin doon sa taas ng toilet bowl. At ito naman pong drop light, kabili ko po ito sa Mandawi. At may kwento po yan, tatlong beses ko binalikan yan kasi sabi nila walang stock. At nung ikatlong balik ko, may stock na. Kaya finally nabili ko, hindi ako sumuko sa drop light na yan. Mamaya mga ka-viewers ay continue natin yung vlog. Fokusan ko po yung drop light natin kasi may maglalagay po ngayon ng cornesa dito. Papakita ko po sa inyo yung mamaya. At dumating na din po kasi maglalagay ng cabinet at partition. Ito na nga po siya. Tapos mga ka-viewers, ang pinalagay ko po ay ito po, gawa sa aluminum, white coated po yan, custom made. At nagsukat na rin po siya, kaya ayun, nakuha ko na po yung sukat na gusto ko. Ito po ay papalagay ko sa taas ng ating toilet bowl. Bali, same lang po sila ng width ng water tank po ng ating toilet bowl, para at least hindi po ako mauuntog pag tatayo at gagamit ng toilet bowl, no? Next naman po, ilalagay yung ating half partition at mamaya babalikan na lang po natin siya pagtapos na para hindi po siya naiistorbo. Ito na po ang ating bathroom after po mailagay yung half partition at yung ating pina-custom made na cabinet. Diba ang ganda mga ka-viewers? So gaya po na sinabi ko, continue natin ulit ha. At least kompleto na po, mga home decor na lang yung mga kailangan natin bilhin. Anyway mga ka-viewers, sige dito tayo. Gaya po na sinabi ko mga ka-viewers, ito po ang ating drop light ay nabili sa Mandawi. So, nag-decide po akong pumili ng glass po yung design para at least po mga ka-viewers ay medyo luxury po yung dating or elegant naman po kahit paano, no? Kahit na sa halagang 500 pesos lang po itong ating drop light, at least nagmukhang mamahalin naman po siya nung nilagay na sa ating bathroom. Then, para po sa ceiling mga ka-viewers, ayan. Tapos gaya pa ng sinabi ko sa inyo mga ka-viewers, diba? Magpapalagay po tayo ng cornesa. Sa totoo lang po mga ka-viewers, nung una nagda-doubt po ako dito kasi medyo classic na nga po yung design po ng cornesa. Kaya lang po sabi kasi ni Decor Mart, mas maganda ang lagyan natin siya ng cornesa, Sir Billy, para at least mabuhay yung ceiling mo kasi plain lang. Kaya po, ayun, sige. Yung sinadjust niya, in-apply po natin. Then, ang sabi ko po, okay lang ba yung cornesa, papinturahan natin ng gray para terno naman sa ating team. Tapos, kahit paano magmukhang modern. At nung nailagay na nga po yung cornesa, natuwa ko kasi ang laki po ng ginanda ng ating bathroom. Talagang nabuhay yung ceiling. From plain, ito na po siya, no? Ang ganda-ganda niya. Tapos, mga ka-viewers, ay dito tayo para sa ating partition. Half partition lang po yung pinalagay ko mga ka-viewers para at least, ayan, diretso pasok na tayo dito sa ating laboratory. Tapos, punta na sa shower. Bali mga ka-viewers, nag-decide po ako na hindi frameless yung gamitin kasi po mga ka-viewers, baka minsan inaantok pa ako o kaya lutang hindi ko mapansin po yung ating partition po na frameless. Baka po mauntog ako or ma-accidente tayo, kaya nag-decide po ako na yung piliin natin yung may frame na lang. Tapos, pina-frame ko po yun ng white. Then, para naman po sa glass, ayoko po talaga itong clear eh. Kaya lang po mga ka-viewers kasi wala akong choice. Pag po may design or smoke po yung ginamit ko, magmumukha naman po maliit yung CR. Kaya sabi ko, sige, para sa aesthetic, ay clear glass na lang yung gamitin na partition. Tapos, aalagaan ko na lang para maiwasan yung mga pagbubuo ng watermark dyan. Kaya ito po mga ka-viewers, clear na po yung pinakabit natin. And para po pala sa silicone neto mga ka-viewers ay pinalagay ko po dyan is yung pang-analog po na silicone kasi po kung white ay madali pong bahayin yun ng molds at madumi. Kaya ayan po, kung napapasin nyo po yung edge niya, dark. Kasi ito po ay silicone po na ginagamit pang-analog po na frame ng window. Tapos po mga ka-viewers, dito sa taas ng ating toilet bowl, nagpa-custom made po ako ng cabinet. Gaya po nakikita ninyo, bali po ang width nito ay same po sa width ng ating water tank. Para gaya po na sinabi ko, tatayo tayo, hindi tayo mauuntog dyan or sasabit. Bali, ang purpose po nito mga ka-viewers, gaya nito, open natin. Ayan. Paglalagyan po natin ng mga panlinis ng CR, toiletries at kung ano-ano pa. Di ba mga ka-viewers, bali pinataasan ko po talaga ito, pinalakihan. Para at least yung mga abubot po, dyan po maitatago. Tapos po, close lang natin.
Sa taas po mga ka-viewers, ito dati na itong frame natin, dyan ko lang nilagay. Although magdadagdag pa po ako ng home decor para at least ay maganda kong tingnan. Dito po sa baba, open po ito na shelf. Tapos pwede natin paglagyan niya ng scented candle at kung ano-ano pa, pang decor din. Kaya, ayun, ganyan po yung naging design ng cabinet. At natuwa naman po ako sa akin nalabasan kasi ito talaga yung gusto ko. Bali, ito po ay gawa sa aluminum, tapos white coated po yan, no? And baka may magtanong, Sir Billy, ba't nagpalagay ka pa ng drop light? Kasi kaartihan lang po talaga mga ka-viewers para pag magsasalamin tayo, ayan, kitang-kita po yung mukha natin sa salamin. At syempre, pag po maghihilamos tayo or mag-vlog, mas visible po tayo. Kaya, ayan, pinalagyan ko po siya ng drop light. And ngayon mga ka-viewers, pakita ko sa inyo yung naging itsura ng ating bathroom. From the top, ayan, pababa. Ayan. And ayan. Ang ganda talaga. Ang laki ng ginanda. Tapos, dito tayo. Ayan. And ayan. And mga ka-viewers, pakita ko lang po sa inyo na hindi tayo mahihirapan dahil sakto-sakto lang po talaga yung laki ng bathroom natin para po sa akin, no? Tabi ko lang ito, ayan, para mas malinaw po. So, dito tayo maliligo. Ayan, ganyan. Tapos, dito tayo pag gagamit ng toilet bowl. Then, dito naman tayo pag maghihilamos. Ayan. So, sakto lang po talaga siya. Bumili din po ako ng ganito sa Shopee, mga ka-viewers. Ayan. So, ngayon lagyan po natin yan ng shampoo, tapos conditioner, body wash. Para at least mga ka-viewers, aesthetic naman po yung ating bathroom. Diba, pinahirapan po natin ang ating sarili. Kung gusto niyo po itong binili natin sa Shopee, lalagay ko po sa description box po ang link niyan para maka-order din po kayo. And bago po tayo magtapos, for sure may magtatanong, Sir Billy, pwede malaman sino po ang gumawa ng inyong bathroom? Ang gumawa po nito ay si DecorMart. Bali mga ka-viewers, ilalagay ko po sa description box yung kanilang link para ma-check nyo po yung mga services na ino-offer nila. Tapos mga ka-viewers, syempre, magkano ang inabot? Ang inabot po na ito, since renovation po siya, umabot po siya ng 50,407. Kung nakita nyo naman po yung resulta from before sa ngayon, ang laki po talaga ng binago. Yung 50,407 po, ang included lang po doon yung mga tiles, sanitary ware, lahat-lahat po nakita ninyo yung labor, yung partition po sa kayong cabinet, not included po yun. Ang inabot po nun ay 11,000 naman. So, total of 61,000 po yung nagastos ko, no? Siya nga po pala mga ka-viewers, gusto ko lang po sabihin sa inyo, ang pagpresyo po nila ay nakadepende rin po pala sa location niyan, no? And mga ka-viewers, kung plano niyo rin po mag-inquire or magpa-estimate po ng ipaparenovate or ipapagawa sa kanila, pwede po kayong mag-email sa kanila, no? Again, free lang naman po magpa-estimate para at least ma-idea po kayo kung magkano po yung aabutin ng ipapagawa ninyo, no? Pwede kayong mag-send sa kanilang dimension, picture, ganyan, dun po sa DecorMart or sa email po nila, no? Tapos po mga ka-viewers ay, ayun, ang maganda naman po dito, kasi po yung sa brother ko noon, plano niya sana magpa-renovate, malaki lang po na onti dito sa CR ko, ang sabi po sa kanya ng engineer, ang sinisingil po contract price is 150,000. Tapos po mga ka-viewers, syempre, ang mahal po noon para sa ganong kalaking bathroom lang. Kung napanood nyo po yung tour natin sa bahay niya, saktong laki lang po yun, 150. Kaya nung ako naman po nagpagawa, ay umabot po ng 50,407. Masasabi ko pong mura na din yon kasi ito po ay renovation. Tapos po mga ka-viewers, hindi na ako na-stress sa paghahanap ng tao kung sinong gagawa. Tapos, syempre mga ka-viewers, maganda naman yung naging resulta at pulido sila magtrabaho. Kaya ayun mga ka-viewers, no? And 6 months warranty pa to mga ka-viewers. Syempre, kunwari diba may nasira, ganyan yung iba talaga mga gumawa. Wala na silang pakialam after nilang gawin yung project. Ito po, sa 6 months, kung meron man pong lumabas na mali or something, naka-warranty po ito. Pwede na silang tawagan or email regarding po dito sa magiging problem ng ginawa nila. Kaya ayun po, okay na din po siya sa presyo niya. Kasi nga po, ay again, may warranty. Tapos ngayon mga ka-viewers, hindi ko na rin po papahabain pang ating vlog. Sana po ay nag-enjoy po kayo, nakakuha kayo ng maraming ideya. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!